pa si Gabagona? Gabagona? Yan po ang tawag nila sa babaeng panigay. Alam niyo ba kung na itsura niya? Hindi ko alam! Ba't kayo nandito? Umalis kayo dito! Ang mabuti pa, atupagin mo na lang yung paghahanap dun sa babaeng panigay. Patutina, hindi ko magagawang itindihin ngayon yun eh. Kailangan bumalik ako sa plaza. Kailangan mapanood ko yung palabas na yun. Gusto ko masiguro kung si Igo nga yung nakita ko sa hawla o hindi. Nalulugi ako sa'yo eh! Ha? Ito ang dapat sa'yo! Guma dyan! Guma dyan! Ito ang dapat sa'yo! Bad! Imposible. Hindi pwedeng mangyari yun. Pero tita, hindi ako pwedeng magkamali. Siya ang nakita ko. Nagmamalik mata ka lang, iho. Dahil may hangaring kang makita ang daddy mo. Nabuhay si Marcos. Konting atensyon lang. Konting panahon lang. Konting pumahal. Sana nadidinig mo ko ngayon. Alam kong hindi ako naging isang mabuting ina para sa'yo. Patawarin mo ako, anak. Babalik. At hindi ko siya hayaang makalapit sa iyo, anak. Baby, relax. Baby. Baby. Pahamak, baby. Mami, salamat. Basta gusto ka dito ka lagi sa tabi ko, ha? Tsaka huwag mo na akong iiwan, please. Hey, mami, huwag mo na akong iiwan.
mukhang umasenso ka na, Sorina. Buti naman at naalala mong bumalik dito sa atin. Sa mga kaibigan mo. Oo naman, Brutus. Di ba't sinabi ko sa'yo noon, kapag umasenso ako, babalikan kita at tutulungan. Pwes, nandito ako para tulungan ka. Aning ko pa maraming pera. Matanda na ako. Laos na. At bulag pa. Kung meron man akong nais na maibalik ang aking lakas at kabataan. Makinig ka, Brutus. Kahit anong naisin mo, ay maibibigay ko. Mabuti na lang gumagaling na si Donna, no? Oo nga eh. Eh, ba't parang matamlay ka? Hindi ko lang kasi talaga makalimutan eh. Sino? Yung taong gubat na naman. Ay, nako, Tala. Kilala na kita. Tara na. Halika. Saan? Sa plaza. Para malaman mo na yung katotohanan dun sa taong gubat na yun. Pupunta kayong plaza? Balita ko maganda daw palabas ngayon dun. Sama ako. Ibang tao?
Masyado mo naman siniseryoso, Tale. Alam mo, siya, binabayaran niya para magpatawa, para magpapangit. Para kutsiin. Ano ba sinisuhin? Pero tao pa rin siya. Kaya wala kayong karapatan lalaitin siya ng ganyan. Batuhin niyo siya bilang tao. Bigyan niyo siya ng konting respeto. So worried. I know. I'm sorry. Ang dami kong inasikaso. Hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Saan? Ba't kahit cellphone di mo ako tinawagan? Dad, I'm so glad you're back. Alam mo, ang dami natin problema sa negosyo. Ang dami naniningil. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Alam ko yan. Kaya nga ako bumalik eh. Don't worry, I'll take care of the creditors. Kakausapin ko sila lahat. That's great. Ano, Dad? Uwi na tayo. Ay, hindi pa pwede. I can't. Ipapaliwanag ko sa inyo lahat pagbalik ko. I don't get it. Bakit? Dad, sandali lang ah. Ano nangyari dito? Security! Sandali, huwag dyan muna galawin. Baka na... Dad? Pwede pong magtanong? Ano yun? Sino ang may-ari nitong feryang to? Bakit? Eh, gusto ko sana siya makausap. Hoy! Pumasok ka rin sa loob. Raise mo yung susunod na palabas. Yes, sir. Ay, kayong dalawa dyan! Nagkita kayo ni Gino? Naniwala siya sa'yo. Walang kaduda-duda. Magaling, Brutus. Iba na ako. Hindi na ako si Brutus. Ayoko nang marinig ang pangalan na yan. Ganun papalitan natin. Magmula ngayon, tatawagan kitang Morfino. Ganyan na yan si Carlsen yung kinuha namin sa Palawan. Sabi ng mga taga doon, tatay daw niya Unggoy. Kaya yan, kinukupkup siya ng kapwa niya Unggoy. Naniniwala ho kayo doon? Kwentong kutsero lang yun. Eh, paano mo papaliwanag ang itsura niyan? Magic? Para ho kasi siya yung kaibigan ko eh. Dahil sa tatak na madulom sa braso niya. At saka sa suot niya pong kwintas, ako po kasi ang may bigay nun kay Igo eh. Nagkakamali ka, hindi yan ang kaibigan mo. Hindi tao yan si Carlsen. Hayop yan. Hayop. Sabi ko naman kasi sa'yo, Kuya, eh. Huwag mo masyadong laitin. Ayan, tuloy. Nag-alit sa'yo si Ate Tala. Tama siya. Maling ginawa natin dalawa. Tsaka dapat di na natin pinagtawanan yung tao, di ba? Kasi kawawa naman siya. Sige na, sige na. Sakay ka na. Tita Zora! Tita, nakita ko si Daddy. Nag-usap kami ni Daddy. Tita, buhay si Daddy. May inaayos lang daw siya, kaya siya nawala. Sabi ko sa'yo eh. I'm so sorry na pinagdudahan kita, Tita. So sorry. Wala yun, Gino. Ang importante, lumitaw na ang katotohanan. Buhay ang Daddy mo! I'm so happy. He's my new bodyguard, Morfino. Kailangan ko na ngayon ng bodyguard eh. Bakit? Malapit na ang launching ng bagong negosyo ko.
Pumunta ka, ha? Of course. Marami akong mga alas na i-display dyan, kaya kailang sumama yung girlfriend mo. Girlfriend? Sinong girlfriend? Si Kate. Si Kate? Hindi ko girlfriend si Kate. Pero yun ang nababalitaan ko eh. Magkasintahan daw kayo ni Kate. Ang daming tao eh! Isip ko, hindi naman siguro si Igu yung taong gubat doon. Kasi tiyak ako kung siya yun, hindi siya papayag na gawin yun sa kanya. Kapatutina sana nga. Pero ganun pa man, bakit nasa kanya yung kwintas? At saka bakit siya may tatak na madulong kung hindi si Igu yun? Apo. Anong ginagawa mo dito? Juan, magsasorry lang. Pero, alam mo, sa totoo lang, ha? Ang tao naman yun, kung ayaw naman niyang pagtawanan, o kaya, asa rin. E di dapat, di ba, di niya pinasok yung trabahong ganun? Natural lang naman yun, eh. Nagsisorry ka ba o naninisi ka? Alam mo, Miguel, sana matuto ka nalang mag-sorry na maayos. Kasi kung hindi, alam mo, wag na lang. Sige. Ikaw bahala. Basta ako, nag-sorry na ako. Sige na nga. Kung talagang nakukonsensya ka sa ginawa mo, hindi ka naman sa akin dapat humihingi ng sorry. Doon ka mag-sorry sa taong kinutsa mo, hindi sa akin. Sino? Si Karzan? Hindi yun na, ano? Mamaya, paglapitan ko yun, kainin pa ako nun. Magsusorry doon. Matakot itsura. Alam mo, ikaw talagang wala kang ginagawang matino kahit kailan, ano? Ay, totoo naman eh. Anong totoo naman? Ay, nako, Miguel. Alam mo, kung may piso lang ako, binigyan na kita para lang makahanap ka ng kausap. Sige na, umalis ka na. Ano ba kami gagawin? Baka wala kayong kahit makausap. Kano ba? Sorry na kahit ako. Gusto ko lang ay tahimik na buhay.
talaga! Eh, paano mo naman bubuhayin ang anak mo? Paano kinabukasan ng anak mo? Hindi mo ginagamit ang isip mo, no? Na naman siya. Nasa trabaho ang mami mo doon eh. Kulang ba yung kayamanan niya sa pagpapagamot ko? Alam mo, Donna, nung wala kang malay, nakita ko ang pagdurusa ng mami mo. Ilang beses siyang humingi ng tawad sa'yo. Nakita ko na nagbago na pagtingin ng mami mo sa'yo, Donna. Kung mayroon mang magandang ibinungay yung nangyari sa'yo, yun yung natutunan kamahalin ng mami mo. Becca! Becca! Kailangan mo ako! Hindi! Ayoko na! Becca! Ayoko sa'yo! Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Lahat! Kailangan mo ako. Becca! Ayoko na sa'yo! Ayoko na sa'yo! Ayoko na sa'yo! Akin ka! Kailangan kita!